Noong August 1870, natake ng France ang German territory sa Central Europe para ipakita sa mundo na isa pa rin dominant power ang France sa Europa na nagresulta sa digmaan sa pagitan ng France at North German Confederation sa ilalim ng pamumuno ng Prussia. Ito ang kwento ng Franco-Prussian War na nagresulta sa pagkatalo ng France at pagkadisolve ng Second French Empire at pagtatag ng Third French Republic at higit sa lahat ang pagkakaisa ng mga Germans sa ilalim ng kontrol ng Prussia bilang isang makapangyarihang imperyo sa mundo, ang German Empire. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell icon para sa mga susunod na kwento dito sa Abiseth TV. Noong July 1870, ang Chancellor ng Prussia na si Otto von Bismarck ay nakatanggap ng telegrama mula sa kanyang hari na si Wilhelm I, kung saan nakalagay sa mensahe na tinanggap ng maayos ng hari ang ambassador ng France na si Benetti tungkol sa pagtutol ng mga Pranses sa Spanish Succession, kung saan ang trono ng Espanya ay inalok sa miyembro ng Prussian royal family na pinsan mismo ni Wilhelm I. Ayon sa mensahe na natanggap ni Bismarck mula sa kanyang hari na nagsasabing i-publish ang naturang pagpupulong na tinanggap nito ang pagtutol ng France na maging hari ng Espanya ang kanyang pinsan para maiwasan ni Wilhelm ang future conflict nito sa mga Pranses dahil sa paniniwala ng mga Pranses ay napakalaking threat sa kanilang siguridad kung magiging hari ng Espanya ay miyembro ng Prussian royal family. Mapapalibutan kasi sila ng Prussia at Espanya at higit sa lahat ay mawawala ang pagiging dominant power ng France sa Central Europe. Pero para kay Bismarck, yun na ang kanyang hinihintay na pagkakataon na ma-unite ang buong Germany sa ilalim ng pamumuno ng kaharian ng Prussia. Kaya binago niya ang mga nakasulat sa mensahe at sinabing hindi tinanggap sa Prussia ang ambassador ng France na kilala na ngayon sa kasaysayan ng Ems Telegram. Dumating sa Paris ang telegrama noong July 14, 1870 na isinapubliko na nagresulta sa matinding galit ng mga Pranses sa Prussia. 5 araw makalipas nagdeklara ng digmaan ng France sa Prussia at sa lahat ng mga German allies nito ang Franco-Prussian War. Bago maganap ang digmaan sa panahon ng Prussian-Austrian War, ay unti-unting na-unite ng Prussia ang maliliit na German Independent States sa North German Confederation at 4 German states na lang sa South ang nanatiling independent na gustong ipasailalim ni Bismarck sa kontrol ng Prussia para tuluyan ang ma-unite ang buong Germany na maging isang makapangyarihang imperyo sa mundo. At kung makikipagyera sa kanilang France ay tuluyan ang maipapatupad ni Bismarck ang kanyang plano dahil magre-resulta ito sa pagkakaisa ng lahat ng mga Germans kung sakaling aatakihin sila ng France. Dahil sa pagdideklara ng France ng digmaan sa Prussia at lahat ng mga kaalyado nito ay nagkaisa ang lahat ng mga Germans sa ilalim ng Prussia para pagtulungan nila ang higanting pwersa ng France. Habang sa France, sa mga panahong iyon ay pinamumunuan ito ni Emperor Napoleon III, ang pamangkin ni Napoleon Bonaparte, ang emperador ng unang French Empire, kung saan na-restore nito ang pagiging dominant power ng France sa Central Europe. At kilala ang emperador ng mga Franses na palaging pinapabura ng public opinion ng kanyang mga subjects. At dahil sa dinuktor na Ems Telegram ni Bismarck, ay lahat ng mga tao sa France ay gustong makipagdigmaan sa Prussia para tapusin ang ambisyon nitong maging makapangyarihang bansa sa Europa na pinagbigyan naman ni Napoleon III. Pero ang kaibahan ng dalawang pwersa ay napaka-advanced ng teknolohiya ng Prussia, partikular sa kanilang pinakabagong inventong armas, ang needle gun, kung saan ay napakadaling ilagay ang bala sa baril kahit nakahiga at kayang magkuputok ng ilang rounds. Merong chasseur guns sa mga Pranses na isang breech-loading guns pa rin, pero hindi ito kasing advanced ng sa Prussian guns. At higit sa lahat ay napaka-advanced ng mga artillery ng Prussia na sarili nilang gawa ang Krupp artillery guns. Nang magsimula ang digmaan, napakaraming sundalo ng France kumpara sa Prussian army, pero hindi ito epektibo sa paggawa ng battle plan. Lahat ng mga Pranses ay atat na umatake sa Berlin, ang kapital ng Prussia, pero wala silang konkreto na plano kung paano nila ito gagawin.
Nakabaliktaran sa Prussia kung saan sa panahon ng kapayapaan ay ginagawa na nila ang lahat ng mga battle plans sa lahat ng mga bansang nakapaligid sa kanila. In case darating ang panahon na magkikipagdigmaan sila sa mga bansang ito, ay alam na nila ang kanilang gagawin at saan sila tutungo, at higit sa lahat ay ang kanilang napaka-advanced planning para sa kanilang supply lines sa pamamagitan ng pagtatayo nila ng mga railway system na magdadala ng supply sa kanilang militar. Dahil sa sobrang atat ng mga Frances na umatake, nagsimula kagad silang mag-advance sa Rhineland sa pamumuno mismo ni Napoleon III kahit hindi pa nila pina-finalize ang kanilang battle plan sa lugar. Samantala sa Prussia ay pinatupad kaagad ang kanilang battle plan na pinaghandaan na nila ng mahigit 2 taon sa pamumuno ni Field Marshal Helmut von Moltke, na mayroong pwersang mahigit 400,000 Prussian soldiers na may objective na atakihin ang Paris, ang kapital ng France. Noong August 2, 1870, inutos si Napoleon na umatake ang kanyang 6 na division sa bayan ng Sobrok na tagumpay nilang nasakop, pero nahinto ang pag-advance ng France dahil sa pag-counter-attack ng 85,000 troops ng Prussian 3rd Army noong August 4 sa pamumuno ng Prussian Crown Prince na si Frederick William. Gamit ang kanilang advanced artillery ay winasak ng puwersa ng Crown Prince ng Prussia ang mga Pranses sa lugar. Kahit natagumpay ang Prussia sa kanilang counter-attacks, napakarami pa rin ang kanilang casualties. Kahit ganun pa man ay bukas na ang daan para sa kanila papunta sa siyudad ng Paris. Sinubukan pang muli ng France na mag-counter-attack sa papa-advance na puwersa ng Prussia at mga kaaliado nito para mapigilan nila na makapasok sa Paris ang mga Prussians. Pero dahil sa matinding determinasyon ng mga Germans na ipatupad ang kanilang military objective, ay nagumpay nilang nawasak ang counter-offensive ng France. Kaya noong August 7, 1870, inutos ni Napoleon ang general retreat ng kanilang pwersa papunta sa Chalon-Chaumont. At dahil sa sunod-sunod na pagkatalo ng France sa Prussia noong August 16 hanggang August 18, napilitan silang umatras sa siyudad ng Sedan. At noong September 1, 1870, tuluyan ang napaliputan ng Prussia at mga kaalyado nito ang puwersa ni Napoleon sa siyudad ng Sedan. Kung saan binomba ito ng binomba ng Prussia, sinubukan pang mag-counter-attack ng French infantry pero hindi ito umepekto hanggang sa ibaba na ng mga Pranses ang kanilang mga armas at iwinagawiway ang kanilang mga panyo para sumuko sa Prussia. Kasamang sumuko sa puwersa ng France ang kanilang emperador na si Napoleon III. Ibinigay ni Napoleon ang kanyang espada sa hari mismo ng Prussia. Sa araw na yon, tinapos ng Prussia ang Second French Empire. Habang sa kapital ng France ay diniklara ng mga tao ang Third French Republic at ipinagpatuloy ang digmaan kahit na sumuko na ang kanilang emperador, kaya sinimula naman kagad ng Prussia at ang kanilang mga aliado ang pag-advance. 2 linggo magkalipas narating nilang siyudad ng Paris, ang kapital ng France, kung saan sinimulan kagad nila ang pagkukub sa siyudad. Pero alam na ng mga Pranses na wala na silang pag-asang manalo pa sa digmaan dahil sa superior military power ng Prussia. Ipinagpatuloy pa rin ang France ang digmaan hanggang sa sumunod na taon ng 1871 at umaasang magbabago ang kanilang sitwasyon, at noong January 1871, tuluyan ang bumigay at sumuko ang Paris sa Prussia. Isang malaking selebrasyon ang ginanap sa palasyo ng Versailles sa France ng mga Prussians, kasama ang lahat ng kanilang mga German allies, kung saan sa mismong palasyo ng mga naging hari ng France, idiniklara ang German Empire sa pamumuno ni Wilhelm I, ang bagong German Kaiser sa unang pagkakataon na pag-isa ang Germany sa pamumuno ng Prussia. Idiniklara naman gagad sa France ang bagong elective National Assembly, kung saan pinirmahan nila ang ginawang peace terms ni Bismarck ng German Empire, kung saan pinagbayad ang France ng napakalaking halaga sa lahat ng ginastos ng Prussia sa digmaan at pagsakop nito sa probinsya ng Alsace at Lorraine bilang bagong teritoryo ng German Empire. Sa tingin ng mga Pranses ay hindi katanggap-tanggap ang mga ipinataw sa kanila ng German Empire, kaya nag-aklas sa mga tao sa Paris at pinabagsak ang National Assembly at ipinalit ang kanilang bagong gobyerno, ang Paris Commune. Pero hindi rin ito nagtagal dahil nagresulta ito sa French Civil War hanggang noong May 28, 1871 nang bumagsak ang Paris Commune.
Matapos ang Franco-Prussian War na pag-isa ni Otto von Bismarck ang lahat ng German states, ang bagong imperyo sa Europa na magiging isa sa pinakamakapangyarihang imperyo sa mundo, ang German Empire, sa pamumuno ng hari ng Prussia, ang bagong German Kaiser. Samantala ay wasak naman ang siyudad ng Paris at naghirap ang mga Pranses sa laki ng kanilang ibinayad sa kanilang pagkatalo na magiging dahilan sa kanilang malaking galit sa mga Germans na kanilang gagantihan sa susunod nilang digmaan sa World War I. Hanggang dito na lang at huwag kalimutang mag-subscribe dito sa Abyssette TV para sa mga susunod na kwento. Maraming salamat sa panunood.